members of the Marcos family and House Majority Leader Martin Romualdez amid speculation about their political plans for 2022. Romualdez confirmed meeting with Mrs. Arroyo last Monday at her home with his cousins, Senator Aimee Marcos and former Senator Bongbong Marcos. A photograph making the rounds on social media showed Arroyo's son, Pampanga Representative Juan Miguel Mikey Arroyo, also present at the meeting. Romualdez and Bongbong Marcos will have emerged in recent weeks as potential candidates for vice president. Senator Aimee was asking for some advice, and then there were these exchanges updating as to what are the plans of, everyone there. I think it was just another, get together and catching up and exchanges of ideas. And I guess soliciting some advice. Romualdez is the president of Arroyo's party, Lakas CMD. The country's newest international gateway will break ground in 2 months. That's according to Transportation Secretary Art Tugade. The new Manila International Airport in Bulacan is expected to serve 100 million travelers every year. The world-class facility will have 4 runways, 8 taxiways, and 3 passenger terminals. Once completed, this will decongest the Ninoy Aquino International Airport. San Miguel Corporation bagged a 50-year franchise to build and operate the project. Tahimik na nag-moving out at tahimik na nakukuha ng right of way. At the same time, while Mr. Ramon Ang does all these things, in the quiet of his heart, ina-arrange niya yung financing. Magagawa at magagawa yan in the next 45 to 60 days. It's the rift among members of the ruling party, PDP Laban, gets even bigger. Party President Senator Manny Pacquiao and Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel will not attend a National Council meeting on July 17th. New officers will supposedly be elected in that assembly, led by Party Vice Chair and Energy Secretary Alfonso Cusi. Cusi earlier held a meeting in May with over 100 other politicians who passed a resolution urging President Duterte to run for Vice President in next year's polls. PDP Laban Executive Director Ron Munsayak says the assembly and the one next month are not legitimate, and that any decisions made in these gatherings are unauthorized. They add Pacquiao still has majority support in the party. Hindi nyo mag-antay ka maging presidente ka bago mo gawin. Ito si Pacquiao, sabi niya, gawin daw niyang maging ano. Gagawin niyang magkakundo-kundo ba? Magkakundo-kundo pagka ano. Anyari. Bakit doon dating naging congressman ka? Ang tanong. Mga tao ba doon nagkakundo? Ha? Ha? Sa congressman ka pala Sarangani noon. Ang tanong ko, wala na ho bang nandiyan? Puro na ho mga kondo dyan? Ano, antay mo pa maging presidente ka bago magkaroon ng kondo mga tao? Baka husus! Husus! Hindi ba ang akin lang naman? Ganun lang naman kasimple. Kung mga ngako ka na may ganito ka pag naging presidente ako! Ang gandong gagawin ko! O kaya mo palang gawin, ba't di mo gawin ngayon? At antay pa maging presidente ka? Kalukuhan! Huwag kayo maniniwala sa mga ganyang klaseng pangako, ah, yung mga nakakabuisit. Okay lang kasi yung mga tipong style na ako pag ako naging presidente, gusto kong baguhin itong ganitong sistema. Kasi presidente lang ang pwedeng gumawa ng ganun. Okay? Okay yun. Pero yung pag ako naging presidente, wala na maghihirap. Lahat may ganito. Anak ka ng tutsa. Kung kayo naniniwala kayo sa mga ganon, utot nyo. Ang point ko lang, hindi niya nga nagawa noon, gagawin mo pa ngayon. Kung talagang gusto mong tumulong, tumulong ka na lang. Dami mong daldal eh. Hindi po nga. Pag ako naging presidente, babayaran ko utang ng Pilipinas. Kasi meron na akong ginto. Ano ka ng tutsa, may ginto ka pala eh. Ba't di mo bayaran ngayon? Antay mo maging presidente ka. Ano tayo, may ex-deal? Kailangan maging presidente ka muna bago ka magbayad ng ginto.
yung iba naman, tatanga-tanga, naniniwala din. Yung mga tatanga-tangang naniniwala sa ganyang propaganda, isa naman sabi ko sa inyo, antanga nyo! Yung sabi, hindi, pag ganyan nalo ito, babayaran niya yung utang ng Pilipinas kasi may ginto ito. Antanga nyo! Yun lang naman sa akin eh. Ba't di niya bayaran ngayon? Kung meron talaga. Baka gago yun. Baka tanga-tanga naman yung iba dyan. Galibol. Baka galibol nyo. Sabi ni Victor ka lang, masyado kang nagmamagaling. Ay, yun lang yung argument mo. Tinamaan na naman yung idol mo. Nung tinamaan yung idol mo, nasaktan ka. Anong mali doon sa sinabi ko? Sige nga. Anong mali doon sa sinabi ko? Victor ga, kalalang ha? Nag-i-spam-spam ka ba dyan? Anong mali doon sa sinabi ko, Palangga? Ha? Sige nga, Palangga, anong sinabi kong mali doon? Hindi kasi kung gano'n na yun, parang taka lang eh. Diba? Ay, hindi eh, pag ako nag-president, hindi gawin ko ito! Ay, gugunggong ka pala eh, ba't yung paggawin ngayon? Eh, ganito kaya ang gawin ko? Oo. Pangako ako. Oh, sige. Pag ako naging presidente, lahat ng ospital, ha? Wala nang magkakasakit. Diretso funeraria na. Oh, eh, ba't di mo gawin ngayon? Ang dami-daming ano? Ha? Ang lahat ng ospital, gagawin kong parang hotel. Pag ako naging presidente. Ay, tapos maniniwala naman tayo para tayong tanga. Ano ba pala nga? Hindi ba parang taka yung ganun? Mabaga ako naging presidente! Ha? Lahat ng manhole sa Pilipinas, gagawin kong kahoy na para hindi ninanakaw. Parang tayong mga tanga. Hindi ko alam kung bakit may mga naniniwala pa sa ganyan. Yun na nga, sabi ko nga eh, simple lang naman eh. Kung talagang may nais kang itulong, bakit nung naging congressman ka, sabi pa nga eh, nabasa ko dito ah. Oh, sabi din eh, oh, sabi din sa Wikipedia, in 2013, he was elected to the 16th Congress of the Philippines. Re-elected, ibig sabihin na-elect na siya noong 2010. Oh. Naging congressman na pala siya noong 2010. 15 Congress of the Philippines, anyari. Tanungin ko nga kayo mga taga-Sarangani, naramdaman nyo ba si Pacquiao? Meron na ba kayo mga kundo? Oh, kung wala pa, bakit nung 2013, naging congressman na naman siya, tapos yung asawa niya pa, naging vice governor? Oh, ha? Meron na ba kayong kundo dyan? Former President Gloria Macapagal Arroyo hosted lunch for two members of the Marcos family and House Majority Leader Martin Romualdez amid speculation about their political plans for 2022. Romualdez confirmed meeting with Mrs. Arroyo last Monday at her home with his cousins, Senator Aimee Marcos and former Senator Bongbong Marcos. A photograph making the rounds on social media showed Arroyo's son, Pampanga Representative Juan Miguel Mikey Arroyo, also present at the meeting. Romualdez and Bongbong Marcos will have emerged in recent weeks as potential candidates for vice president. Senator Aimee was asking for some advice, and then there were these exchanges updating as to what are the plans of everyone there. I think it was just another get together and catching up and exchanges of ideas. And I guess soliciting some advice. Romualdez is the president of Arroyo's party, Lakas CMD. The country's newest international gateway will break ground in 2 months. That's according to Transportation Secretary Art Dugade. The new Manila International Airport in Bulacan is expected to serve 100 million travelers every year. The world-class facility will have 4 runways, 8 taxiways, and 3 passenger terminals. Once completed, this will decongest the Ninoy Aquino International Airport. San Miguel Corporation bagged a 50-year franchise to build and operate the project. Ay tahimik na nag-moving out at tahimik na nagkukuha ng right of way. At the same time, while Mr. Ramon Ang does all these things, in the quiet of his heart, ina-arrange niya yung financing. Magagawa at magagawa yan
in the next 45 to 60 days. The rift among members of the ruling party, PDP-Laban, gets even bigger. Party President Senator Manny Pacquiao and Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel will not attend a National Council meeting on July 17th. New officers will supposedly be elected in that assembly, led by Party Vice Chair and Energy Secretary Alfonso Cusi. Cusi earlier held a meeting in May with over 100 other politicians who passed a resolution urging President Duterte to run for Vice President in next year's polls. PDP-Laban Executive Director Ron Munsayak says the assembly and the one next month are not legitimate and that any decisions made in these gatherings are unauthorized. They add Pacquiao still has majority support in the party. Hindi yung mag-antay ka maging presidente ka bago mo gawin. Ito si Pacquiao, sabi niya gawin daw niya maging ano. Gagawin niya magkakundo-kundo ba? Ha? Magkakundo-kundo pagka ano? Anyari. Bakit dong dating naging congressman ka? Ayun tanong. Ah, mga tao ba doon nagkakundo? Ha? 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 Ayan na. 2013, he was elected the 16th Congress of the Binhiran and opposed. Additionally, his wife Jinky was also elected as Vice Governor of Sarangani. Sa congressman ka pala sa Sarangani noon. Ang tanong ko, wala na ho bang ano dyan? Puro na ho makondo dyan? Ano, antay mo pa maging presidente ka bago magkaroon ng kondo mga tao? Baka husus! Husus! Hindi ba ang akin lang naman? Ganun lang naman kasimple. Kung mangangako ka na may ganito ka pag naging presidente ako, mga ganito ang gagawin ko. O kaya mo palang gawin, ba't di mo gawin ngayon? At antay pa maging presidente ka? Kalukuhan. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyang klaseng pangako, ah, yung mga nakakabuisit. Okay lang kasi yung mga tipong style na ako pag ako naging presidente, gusto kong baguhin itong ganitong sistema. Kasi presidente lang ang pwedeng gumawa ng ganun. Okay? Okay yon. Pero yung pag ako naging presidente, wala nang maghihirap. Lahat may ganito. Anak ka ng tutsa. Kung kayo naniniwala kayo sa mga ganun, utot nyo. Ang point ko lang, hindi niya nga nagawa noon, gagawin mo pa ngayon. Kung talagang gusto mong tumulong, tumulong ka na lang. Dami mong daldal eh. Pag ako naging presidente, babayaran ko utang ng Pilipinas. Kasi meron akong ginto. Alak ka ng tutsa, may ginto ka pala eh. Ba't di mo bayaran ngayon? Antay mo maging presidente ka. Ano tayo, may ex-deal? Kailangan maging presidente ka muna bago ka magbayad ng ginto. Napaka, yung iba naman, tatanga-tanga, naniniwala din. Yung mga tatanga-tangang naniniwala sa ganyang propaganda, isa naman sabi ko sa inyo, antanga nyo! Nga sabi, hindi, pag ganun nalo ito, babayaran niya yung utang ng Pilipinas kasi may ginto ito. Ang tanga nyo! Yun lang naman sa akin eh. Ba't di niya bayaran ngayon? Kung meron talaga. Pakagago yun, pakatanga-tanga naman yung iba dyan, galibol. Pakagalibol nyo. Sabi ni Victor Kala, masyado kang nagmamagaling. Yun lang yung argument mo. Tinamaan na naman yung idol mo. Nung tinamaan yung idol mo, nasaktan ka? Anong mali doon sa sinabi ko? Sige nga, anong mali doon sa sinabi ko? Victor ga, kalalang ha? Nag-i-spam-spam ka ba dyan? Anong mali doon sa sinabi ko, Palangga? Ha? Sige nga, Palangga, anong sinabi kong mali doon? Hindi kasi kung gano'n na yun, parang taka lang eh. Di ba? Ay hindi, pag ako naging presidente, gawin ko ito! Ay, gugunggong ka pala eh, ba't yung pagawin ngayon? Ganito kaya ang gawin ko. Pangako ako. Sige. Pag ako naging presidente, lahat ng ospital, ha? Wala nang magkakasakit. Diretso funeraryo na. Ba't di mo gawin ngayon? Ang dami-daming ano? Ha?
Ang lahat ng ospital gagawin kong parang hotel pag ako naging presidente. Ano yung maniniwala naman tayo para tayong tanga? Hindi ba palangga? Hindi ba parang taka yung ganun? Pag ako naging presidente, ah, lahat ng manhole sa Pilipinas gagawin kong kahoy na para hindi ninanakaw. Parang tayong mga tanga. Hindi ko alam kung bakit may mga naniniwala pa sa ganyan. Iyon na nga, sabi ko nga, simple lang naman eh. Kung talagang may nais kang itulong, bakit nung naging congressman ka, sabi pa nga, nabasa ko dito ha. Oh, sabi din eh, oh, sabi din sa Wikipedia, in 2013, he was elected to the 16th Congress of the Philippines. Re-elected, ibig sabihin na elect na siya noong 2010. Oh. Naging congressman na pala siya noong 2010. 15 Congress of the Philippines, anyari. Tanungin ko nga kayo mga taga-Sarangani, naramdaman niyo ba si Pacquiao? Ah, meron na ba kayo bang kundo? Oh. Kung wala pa, bakit nung 2013, naging congressman na naman siya. Tapos yung asawa niya pa, naging vice governor. Oh, ha? Oh, ha? Meron ba kayong kundo dyan? Former President Gloria Macapagal Arroyo hosted lunch for two members of the Marcos family and House Majority Leader Martin Romualdez amid speculation about their political plans for 2022. Romualdez confirmed meeting with Mrs. Arroyo last Monday at her home with his cousins, Senator Aimee Marcos and former Senator Bongbong Marcos. A photograph making the rounds on social media showed Arroyo's son, Pampanga Representative Juan Miguel Mikey Arroyo, also present at the meeting. Romualdez and Bongbong Marcos will have emerged in recent weeks as potential candidates for vice president. Senator Aimee was asking for some advice, and then there were these exchanges updating as to what are the plans of everyone there. I think it was just another get together, and